Channel. If you are new here, hello and kamusta ka? My name is Jen Lili from Simply Mommade at gumagawa ako ng mga DIY tutorial videos. So if mahilig kang mag-DIY katulad ko, then consider subscribing first to my channel and hit the notification bell button para updated ka sa aking mga future uploads. So in today's video, gagawa naman tayo ng DIY hair resin. So, actually, pwede mo itong ipagawa sa labas. Pero ako kasi, since DIY channel ito, at mahilig talaga akong mag-DIY, gusto ko ako gagawa para may personal touch. So, noong 15 months pa lang si Mallory, or yung baby ko, nilupitan namin siya. Kasi sobrang haba na ng buhok niya, nagra-rashes na yung batok niya. So, kahit ayaw ng asawa ko, ginupitan ko talaga siya. So, ayun, ito yung pinagupitan niya. Actually, nabawasan na to. Kasi yung iba nilagay namin sa libro. So, kayo ba mga ma'am, saan nyo nilalagay yung first haircut ni baby? Kasi kami, may kasabihan daw kasi, or may pamahiin ang husband ko na mas maganda daw na ilagay ang first haircut ni baby sa libro na gusto mong mag-excel siya in the future. So, for example, gusto mong mag-excel siya sa computer or sa IT in the future, gusto mo siyang maging IT, edi ilagay mo siya sa mga IT books. O kaya naman, kung gusto mo siyang maging magaling sa math, ilagay mo daw siya sa math book. Pero kami, nilagay namin siya sa Bible. Kasi, syempre, mas importante sa amin na mas na mabait yung bata kaysa sa tawag dito, yung matalino lang. So, anyways, it's just na pamahiin. Pero wala namang mawawala kung itatry natin. So, ayun, nandun na siya sa Bible. Yun yung Bible na ginamit namin nung kasal. So, going back, yun nga. Ito yung pinagupitan niya and gusto kong gumawa ng resin. So, yun. Actually, mga moms, mahilig talaga akong gumawa ng keepsakes kasi gusto kong kumpletuhin yung laman ng shadow box niya. So, ito yung shadow box niya, actually. So, ganito siya. Galing lang to sa mga libreng gifts or mga gifts. Libreng gifts. Mga gifts sa akin. Ayan. So, ang laman niya is ito. Ayan. Mamaya, ipakita ko sa inyo. Ay, ipakita nga natin ngayon. So, ito yung ginawa ko before. Ayan. Ito yung kanyang, ano ba to? Gawa to sa salt dough. And ito yung kanyang handprints, foot and handprints. Yan. So, meron din akong ginawa na ito gusto ko siyang ilagay sa Christmas tree this coming December. Ayan. Pero gagawa, parang feeling ko gusto kong gumawa ng panibago. Para gusto ko siya yung gagawa mismo. Ayan. So, yun yung mga laman. And then, yung, ano ba to? Yung tag niya, nung pinanganak ko siya. Tapos, mittens. Yung shoes niya na ang cute-cute. Plano ko kasi ibibigay ko to sa kanya pag sa kasal niya. Diba excited ako? Pero okay, hindi naman kahit hindi ko ibibigay sa kanya, akin na lang hanggang pagtanda ako. First baby ko kasi siya dahil ako ay first time mom. So gusto kong gawing, gusto ko lang na may mga memorabilia niya. So ito yung aking favorite na bib niya. So little miss miss. Ayan. So ito hindi naman kagandahan pero wala lang, cute na cute ako sa dito sa kanyang towel. So nice. So basically, yan lang ang laman ng aking shadow box. And idadagdag ko yung mga iba't ibang keepsakes pa na gagawin ko. Kasi gusto kong gumawa rin ng tawag dito. Yun nga, yung hair resin gagawin natin ngayon at breast milk. Pero let's see kung makakahanap tayo ng preservative. So yun, di ba ang cute? Tapos talagyan ko na lang siya ng decoration dito. Anyways, update ko kayo. Alright, so ang dami ko lang sinabi. For anything else, subscribe mo na kayo sa channel natin, guys. And then forget to click the bell icon para updated kayo sa aking mga future uploads. And so without further ado, let's get started. Ayan, simula na natin mga moms. At ang unang kakailangan natin syempre ay ang ating mga pinagupitan na buhok. Ayan. So, itabi lang natin siya dito. Actually, ito, since ngayon kasi ilang taon na si baby, 17 months na siya. So, ilang buwan na rin siyang nakatabi. So, ito yung unang ting kakailanganin. Ang pangalawa, of course, ang very important para makagawa tayo ng resin. Ito ay nabili ko sa Lazada for like
130 something, 100 tawag ito, 100 ml ata to. 100 grams, yun. So ito yung pinaka, actually ito pag magagawa ka kasi ng resin, sa pagkaka-search ko, kailangan mo ng hardener. Basta dalawa, parang dalawang liquid siya na pinagko-combine. So ito na siya, ito lang. 2-in-1 na siya. Then kakailangan natin ng molder. Yan, ng molder. And I'm thinking na ito yung gagamitin ko. Gusto ko ng dolphin. Ito lang kasi available ko na maliit. Karamihan malalaki na yung parang pang shape ng muffin. So ito yung gagamitin natin. Ayan. And then chane pala, guys. Kasi syempre pag maglalagay ka dyan ng buhok, kailangan. Para hindi rin dumikit sa kamay mo, ilagay mo dyan. Ang sungkit-sungkit. And then stick na rin. Para yun, pang dot. Nasa sa inyo naman yun kung gusto nyo gumamit. Then, ako gusto, meron akong souvenir dito. Ewan ko sinagbili sa akin ito. Parang, ayan. So, mga shell siya. Mga shell, ganyan. Maliliit lang. So, gusto ko lang siyang lagyan. Kasi pinanganak ko si baby nung April. So, medyo summer. Well, actually, tinatry ko lang siyang ikonik-konik. Kasi ito yung mga available ko. And then, kakailanganin nyo rin pala ng lighter, guys. Pero ito lang yung lighter ko ngayon. Wala ako nung mahaba na ubusan na. Naubusan na ng gaman. So, yun lang ang kailangan nyo. And, by the way pala, dito sa instruction kasi dito, yung curing time niya is sa UV lamp, 2 to 4 minutes. Pero sa sunlight, if it's sunny day, 5 to 10 minutes. So, napakabilis lang niya. And maaraw naman ngayon, so pwede natin siyang patayuin sa labas for 5 to 10 minutes. Yan. So, kailangan nyo rin gumamit ng gloves, guys, kasi syempre, para protection ang ating mga kamay at kung meron kayong protection sa mata, mas maganda. So, start tayo mga moms. I-fill lang muna natin itong silicone mold na itong UV resin glue. Ayan. So, kahit mga 1/4 lang ang ilalagay natin and then let it harden for like siguro mga 5 minutes. Kailangan lang kasi natin siyang i-layer by layer. Kung hindi, mapupunta yung buhok sa ilalim and we don't want that. Then, add na natin yung hair. Medyo matigas na yung ilalim. So, pwede na natin i-add. Then, i-make sure lang natin na mga walang mga strands na naka-ibabaw. I-dot-dot-dot-dot lang natin. Then, add tayo ulit ng resin glue. Another layer. Before tayo magdagdag ng mga decors natin. And so, meron akong mga nakitang dried flowers dito sa aking mga decor-decor. Ayan. So, ilagay natin siya. Siguro mga dalawang piraso lang. Maliit lang naman to. Then, isusunod ko na itong aking cute na seashells. So, mga dalawang piraso lang din. Kasi yun lang yung kakasya. And ayoko namang lagyan dahil hindi na makikita yung hair. So, ayan. Then, lagay na tayo ng final layer ng resin glue. O, diba? Ang bilis. Sobrang bilis lang. Kasi maliit lang itong ginawa natin, guys, eh. Ayan. So, i-make sure lang natin na tawag dito. Walang mga nakalawit-lawit. Katulad yan, may hair pa dyan. So, dututo natin mamaya. Ayan. Para mas mabilis natin siyang mapatuyo, labas tayo, babad natin sa araw. Pero sabi naman dun sa instruction, 5 to 10 minutes lang kapag under sunlight. So, mabilis lang yun. Ayan, so 10 minutes, 20 minutes na siguro ang lumipas. So, balikan na natin siya. Oh, matigas na! Yay! Pwede na. Pwede. So, ayan, nagising na ang aking baby at lumipas na ang mga 20 or 30 minutes siguro dahil nakapagsaing na rin ako at nandun lang siya sa arawan. So, ang bilis niyang matuyo, guys. Diba? Ayan na siya, tuyo na, oh. So, ayan. Tingnan natin. Diba? Pwede na siyang gawing keychain. Kaso wala ako nung pang ganon, pang tusok dito para malagyan mo siya ng butas. Kasi gusto ko lang naman ganito lang. So, pwede na natin siyang idagdag dito sa aking shadow box. So, diba? Dagyan natin siya dyan.
Yan. So, meron pa akong mga ibang gagawin. And, let's see. So, talagyan natin siyang record. Diba? So, I hope may na-share ako sa inyong makabuluhan today. And if you like this video, please don't forget to subscribe to our channel. And hit the notification bell button para updated kayo sa aking mga future uploads. So, see you again next week! See you again! O, dali! Babay na, bebe! Babay, bruha pa siya kasi kagigising niya lang. O, you say bye-bye! Bakit po ikaw masungit? O, but it's...